Tapasinaya ng Dangal series celebrates stories of hope, courage, and joy among the families who have become part of our Pasinaya communities. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Terence Ang ng Joy Nostalgia Foundation. This month, let's get to know the Ontanco family who have been residents of Pasinaya since 2018. Amidst the ongoing pandemic, they have found reasons to be grateful and to be happy as they face challenges with courage. Paanong nakatulong ang Pasinaya na matupad ang iyong mga pangarap? Para po sa akin, napakalaki yung Pasinaya. Kasi po nabago po yung pamumuhay ko ng mga kapatid ako dito. Since sa ngayon, nag-aaral po ako ng TESDA, isa po ng proyektory. Kasi nga yung nabago po niya ako, illustrate po ako sa pamilya ko, naiwas sa pamilya. Ano-ano ang mga bagay na nagustuhan mo sa Pasinaya Homes at Pasinaya Community? Unang-una po, property, para po magkaroon kami ng sarili. Kasi namumupahan lang po kami sa dati. Tapos ang mga ko, para din po sa pamilya ko, lalo sa anak ko. Kasi magkaroon po ng magandang kinabukasan, dito ko po gustong kubugin ang pamilya ko. Para sa akin, kaya ako po napili maging bahagi ng Pasinaya ko yun. Kasi gusto ko maging isang simpleng mamamayan dito sa community. Gusto ko rin po na maging huwaran nila ako kung sakaling ako po yung isang maayos na mamamayan ng Pasinaya. Ano-ano ang mga pagbabago sa buhay mo, bago at nang tumira na kayo sa Pasinaya Community? Malaki po ang pagbabago ng Pasinaya Homes kumpara nung nasa dati kami. Kasi po si Pasinaya Homes, unang-una, nung makakuha kami ng unit kay Pasinaya, ang laki ng kaluwagan na ang hinuhulog namin kay Pag-ibig para na rin po sa amin. Pangalawa po, yung family ko, nagkaroon kami ng tahimik na lugar kumpara sa dati na nasa squatter ka, ang ingay, ang gulo. Saka po dito, may pagkakaisa na po yung mga kapitbahay. Sa ngayon po, wala pa naman po kami mingarap na mon. Kasi maganda po yung dating ng swerte sa amin na pagpapunta kami doon. Maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan kasama ang Joy Nostalgia Foundation? Ang isang pong paboritong okasyon dito po sa yung pong cleaning program. Once po na nagka-cleaning program, sumasama po ako. Ano-ano ang mga maaaring maitulong ng foundation upang lalong umunlad ang Pasinaya? Ang maaaring ba pong gawin ng foundation para umunlad ang Pasinaya, ito pong naumpisa nila na programa ng scholarship. Sana po ipagpatuloy nila para po maraming matulungan tao bukod sa akin. Paano mo at ng iyong pamilya hinaharap ang pandemya at ang quarantine sa Pasinaya Homes? Malaki po talaga ang pagbabago ng pandemya. Kasi dati po, isa po akong self-employed na seller po ako ng isang produkto. Pero nung mag-pandemya po, hindi na po ako makahikot. Benta. Nakabang na lang po ako sa bahay na nanili. Pati po si Mrs. Dati po si Mrs. Sa office nagtatrabaho. Ngayon po, nasa bahay na lang din. Nag-work from home na lang siya ngayon. Ano sa tingin mo ang iyong sitwasyon kung hindi kayo lumipat sa Pasinaya Homes? Tingin ko, siguro isa na rin po ako sa nagkaroon ng nasasabing po. Wala po akong sariling bahay na siguro, at sigurado ako na sobrang hirap na pamumuhay. Mas panatag po ako na mas malawag ang bahay ko ngayong may pandemic kasi po kailangan po natin talaga ng social distancing. Sa panahon ng pandemya, ano ang mga pinasasalamatan mo at ano ang mga nagbibigay pag-asa sa iyo at sa iyong pamilya? Magpapasalamat ako unang sa Panginoon. Pangalawa po, magpapasalamat po ako sa naka-develop ng Pasinaya natin. Kasi nalayo kami sa pandemya na lumalaganap sa buong mundo. Sa pamamagitan po, meron po tayong private na
komunidad. Salamat ako kasi ligtas ako dito sa lugar na ito. Nagbibigay ng pag-asa sa akin dahil may pandemic. Pamilya ko o kaya naman yung mga tao na kapaligid sa akin. Kailangan ko pong lumaban sa hamon ng buhay para ipakita sa kanila na kailangan labanan natin ang pandemic. Ano ang kahulugan sa iyo ng kaligayahan at paano mo napapanatiling masaya ang buong pamilya? Kaligayahan, mararamdaman mo lang yan once na nakuha mo o natupad mo o nagampanan mo na yung obligation mo o kaya naman mga target mo sa sarili mo. Papanatili ko po ang aking pamilya na masaya sa pagkakaroon po namin ng respeto sa isa't isa. Tapos po, mayroon po kami sa kanya-kanyang mga obligation sa buwan, sa bahay. Masaya kami kasi ma'am, hindi po namin talaga tinanggap sa buhay namin ang mga kalungkot. Inalis po namin yan. Ang isang pagsubo, dapat po pinapalagpas na ang hindi mo tinaramdam. Laban lang, sabi nga ni Kuya Richie, mas makakamit ang kaligayahan pag hindi nagpapatalo sa mga hamon ng buhay. Mas makakamit ang kaligayahan sa pagsisikap abutin ang mga hangarin mo para sa sarili at para sa iyong pamilya. We hope the Ontangco family inspires us as we make a more active effort in the common mission of JNG. Mabuhay po tayong lahat.